na pong mukha, mukha ng mga bayani na nasawi sa frontline sa giyera sa mga ospital laban sa pandemyang COVID-19. 21 sa mga mukhang ito, nurses at medical workers ng National Health Service o NHS sa UK. Ang iba, nurses sa US, Canada at Pilipinas. I want people to remember my colleagues, their efforts, their sacrifices, and to the family who have lost their loved one. They may be gone in this world, but never forgotten. Will never be forgotten. I also saw some artists who made sketches of doctors. That's why me, as a nurse, dedicated myself to do it. Ang artist, isa ring nurse na nakabase sa Dubai. Pagkatapos ng trabaho, dito niya inuubos ang oras niya sa nagdaang 2 linggo gamit ang charcoal, lapis at papel. I wish more respect and protection and concern given to all the frontliners who risk their lives to face the situation we are battling right now. Nais niyang ibigay ang mga sketch sa naiwang pamilya ng mga pumanaw na frontliners. I hope this may give them a bit of comfort for them to know that they are the true heroes. Kaya sana raw magkaroon ng sapat na PPE ang mga nurse at mga ospital sa mundo para di na madagdagan ang larawang iguguhit niya. There's a place in your heart. Sa London, kumanta ang British Filipino choir group na Haraya ng Heal the World. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Kanta ng medical frontliners para sa kapwa Pinoy frontliners sa UK. Sa United Kingdom, may 33 na na medical workers ang namatay. Sabi ng choir master na si Carlene Moreno Hayworth, nagsilbing outlet ng mga Pinoy nurse ang pagkanta para pansamantalang makalimutan ang gerang iniwan nila sa mga ospital na lumalaban sa COVID-19. Rose Eclarinan, TFC News, London. Let our spirits never die.